Isang mapagpalang araw po ng Linggo para sa ating lahat. Welcome to Pinnacle Live. If this is your first time joining us, we would like to welcome you and your loved ones. Ikinagagalak po namin kayong makasama ngayong araw na ito. Ako po si Bea Tapales at ako po ang makakasama po ninyo ngayong araw na ito. Ngunit bago po tayo magsimula, maaari po ba natin itong gawin? Kung kayo po ay nasa on-site gathering, batiin nyo naman po ang inyong mga katabi. Batiin nyo po ang inyong pong nasa likuran at ang inyong nasa harapan. Pwede nyo din pong kurutin at sabihin nyo pong huwag silang matutulog. Or you can actually send your greetings by typing them on our chat box. Ayan. So sa araw pong ito, tayo ay magpapatuloy sa ating serya na God Encounters o pakikipagtagpo sa Panginoon. Sa mga nakalipas po na linggo, ating pong pinag-aralan at ang iba-ibang pakikipagtagpo po ni Jesus sa ilang individual po sa Biblia. Sino-sino po ang mga taong ating naaral? Naalala po ba ninyo si Pedro, ang malakas ang loob, o Peter the strong-willed? Atin din pong inaral si Mateo, ang taga-BIR, o si Matthew po, the tax collector. Atin din pong inaral ang engkwentro po o pakikipagtagpo po ng mayaman at batang pinuno or the rich young ruler. Atin din pong tinignan ang buhay po ni Maria Magdalena, ang itinanggi, o si Mary Magdalene, the discriminated one. At noong nakaraang linggo po, atin pong tinignan si Thomas the Skeptic. At bago po tayo magpatuloy, balikan lang po natin muli ano nga po ba ang ibig sabihin ng salitang encounter. Ayon po sa YouVersion, the word encounter simply means to run into. At sa araw pong ito, balikan po natin ang isa pang pakikipagtagpo ni Jesus. Let us get to know a man who is known as the righteous one. Kilala po ang lalaking ito bilang isang matuwid. Siya po ay walang iba kundi si Saulo, o mas kilala sa tawag na Pablo. Tanong po, yan. Gamitin po ninyo ang pangalan ni Paul sa isang pangungusap. Ayan. Use the word Paul in one sentence. Anyone po, maaari nyo pong ilagay ang inyong kasagutan sa ating chat box. O, sirit na po kayo? Ayan. Ito po yon. Paul, be careful. You might fall in the swimming pool. But joking aside po, ayan. Ang buhay po ni Pablo ay napakagandang balikan. Wala po tayong sapat na oras para aralin ito, ngunit hayaan po ninyo akong magbahagi ng mga mahahalagang pagkakakilanlan tungkol po sa kanyang buhay. Muli po akong magtatanong, sino po si Saulo ng Tarso bago siya naging si Apostol Pablo? O who was Saul of Tarsus before he became the Apostle Paul? Ano po ang alam natin tungkol sa kanyang buhay bago niya nakilala si Hesukristo sa daan ng Damasco? O what do we know about his life prior to meeting Jesus Christ on the Damascus Road? Today po, may I introduce to you Saul of Tarsus o si Saulo ng Tarso. Ang una pong pagpapakilala kay Saulo ay mababasa po natin sa mga gawa, Kabanata 7, talata 58. Atin pong basahin. Kinaladkad nila si Esteban palabas ng lungsod at binato. Hinubad ng mga saksing laban kay Esteban ang kanilang balabal at iniwan sa isang binatang ang pangalan ay Saulo. Si Saulo po ay saksi sa pagpatay kay Esteban at siya daw po ay sumang-ayon dito. Maaring si Pablo po ay binigyan daw ng otoridad na kumilos sa ngalan ng mga pinunong Hudyo upang pangasiwaan ang pagbitay po kay Esteban. Kaya kapag binalikan po natin ang mga gawa, Kabanata 8, talata 1, sabi po dito sinang-ayunan ni Saulo ang pagpatay kay Esteban. Basahin naman po natin ang mga kredensyal ng Hudyong si Saulo. Sabi po dito,
At sinabi ni Pablo, "Ako'y isang Hudyo na ipinanganak sa Tarso ng Cilicia, isang mamamayan ng kilalang lungsod, ngunit pinalaki rito sa Jerusalem. Tinuli ako sa ikawalong araw. Ako ay nanggaling sa lahi ng Israel mula sa lipi ni Benjamin. Ako ay isang Hebreyong nagmula sa mga Hebreyo. Sa ilalim ng pagtuturo ni Gamaliel, ay mahigpit akong sinanay ayon sa kautusan ng ating mga ninuno. Si Gamaliel po ay isa sa pinakamagaling at sikat at iginagalang na guro noong panahon pong iyon. At siya po ang nagturo po kay Saulo." Let's continue reading po. Basahin po natin pagpapatuloy. Sabi po ni Saulo, "Masigasig ako sa paglilingkod sa Diyos tulad ninyong lahat. Nahigitan ko sa pagtupad sa mga kaugaliang Judaismo ang mga kasinggulang ko na aking kalahi. Ako ay nagsumigasig ng labis sa pagsunod ng mga kaugalian ng aking mga ninuno." Kapansin-pansin po dito kung paano ipinagmalaki o ipinagyabang po ni Saulo ang kanyang mga credential bilang isang Hudyo. Ano pa po ang masasabi natin patungkol kay Saulo? Siya daw po ay pinangalanan alinsunod. Ayon po sa unang hari ng Israel, o pinangalan po siya ng kanyang mga magulang na Saulo o Saul, na tulad po ng kanilang anak ay mula sa tribo ni Benjamin. Si Saulo po ay siyempre kilala po natin bilang si Pablo. Basahin po natin mga Gawa, Kabanata 13, Talatang 9. Si Saulo na tinawag ring Pablo na puspos ng Espiritu Santo. Acts chapter 13 verse 9 is the first place po you find the familiar name Paul in the New Testament. O dito po natin unang mababasa ang pangalang Pablo sa Bagong Tipan. Ayon po kay Warren Wiersbe, as a Jewish Roman citizen, si Pablo po yun o si Saulo, the apostle's full name was probably Saul Paulus, for many Jews had both Jewish and Roman names. Ano pa po ang masasabi po natin kay Saulo? Siya daw po ay ipinanganak na isang mamamayang Romano. Ang mga magulang po ni Saulo ay mga Hudyo na nagtataglay ng pagkamamamayang Romano din. Si Saulo po at ang kanyang mga magulang daw po sila po ay merong Roman citizenship. Ang mga magulang po ni Saulo ay bahagi po ng Jewish diaspora na nakatira sa Tarso. Isang pangunahin po itong lungsod sa silangang bahagi ng Imperyong Romano. At ang Tarsus daw po o Tarso ay isang importanteng intelektual na sentro ng Roman Empire. Ito po ay isang lugar ng kultura at pag-aaral. Kaya po naman, pag binalikan po talaga natin ang buhay po ni Pablo pag ito po ay ating inaral, talaga pong napakatalino niya. Kumbaga iba po talaga ang kanyang pong training. Ano pa po ang masasabi natin kay Pablo? Si Pablo po nung kanyang kabataan ay kilalang taga-usig ng iglesia o kilala po siya bilang isang church persecutor. Kapag binasa po natin ang mga Gawa, Kabanata 8, Talata 3, samantala sinikap ni Saulo na wasakin ang iglesia. Pinasok niya ang mga bahay-bahay at kanyang kinaladkad at ibinalanggo ang mga sumasampalataya, maging lalaki o babae. Ayon po sa unang sulat ni Pablo kay Timoteo, unang kabanata, talata 13, kahit na nilapastangan ko siya noong una, sino po ang nilapastangan ni Pablo dito? He was actually talking about Jesus Christ. Sabi po niya, bukod pa riyan, inusig at nilait ko ang mga sumasampalataya kay Kristo. At wag po nating kakalimutan, let us not forget po na si Pablo ay isang Pariseo. So si Paul po was a Pharisee. Measured by the law, his life was blameless. Wala daw pong kapintasan ang buhay po ni Pablo, kaya mapapasana all na lang po tayo. Sana all kasing perfect ni Paulo o ni Pablo po. Basahin ko po ito sa wikang Ingles, Philippians chapter 3 verses 4 to 6 from the Voice version. Napakaganda lang po nito. This is actually Paul speaking. If any try to throw around their pedigrees to you,
remember my resume, which is more impressive than theirs. I have observed the law according to the strict piety of the Pharisees, separate from those embracing a less rigorous kind of Judaism. Zealous, yes. I ruthlessly pursued and persecuted the church. And when it comes to the righteousness required by the law, my record is spotless. At habang binabasa ko po ang kasulatang ito, I was reminded po of what Larry Osborne said po in his book, Accidental Pharisees. Sabi po niya dito, even the name Pharisee pointed to their desire to be seen as different. It literally means separated one. It was a label they wore with honor. So kapag pariseo ka daw po, ito ay isang bagay na iyong pinagmamalaki dahil isa kang matuwid. It reminded everyone that they were no ordinary Israelites. Sino nga po ang mga pariseo who were the Pharisees po? The Pharisees po were considered the definition of righteous. They were the religious elite who often elevated their own self-worth and standing in the community. Lagi daw po nilang itinataas ang kanilang sarili. Sila po ay matuwid, sila daw po ay marangal, sila daw po ay makatwiran. They were the proud, righteous, religious law keepers. Again, quoting Larry Osborne, ito pong sabi niya, Pharisees were considered to be the most righteous of the righteous. Surpassing them was also out of the question. Si Saulo po na isang pariseo, akala po niya ay tama ang kanyang mga ginagawa. Siya daw po ay kumikilos sa tamang paraan at sumusunod sa mga tamang tuntunin. Siya ay matuwid. Ngunit ang kanyang mga pag-uugali ay taliwas po sa mga itinuro ni Jesus. His behaviors and convictions were actually opposed to the very God he believed that he was representing and defending. There you have it, village po, Paul the righteous. Si Pablo po ang matuwid. A brief summary of who Paul was prior to his Damascus Road experience. Ngayon po, balikan naman natin ang tagpo kung paano siya binago ni Jesus. Ang mga kwento po ng pagkakakilala ni Saulo sa Panginoon ay mababasa sa mga sumusunod. Ang mga gawa ng mga apostol, kabanata 9, talata 1 hanggang 9. Mga gawa, kabanata 22, talata 6 hanggang 11. At mga gawa, kabanata 26, talata 9 hanggang 20. Balikan po natin ang karanasan ni Pablo sa daan patungong Damascus kung saan nakatagpo po niya si Jesus. Basahin po natin 9 na kabanata ng mga gawa ng mga apostol. Samantala, patuloy ang pagsisikap ni Saulo na maipapatay ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong pari ng mga Hudyo at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya at madala sa Jerusalem ang sinumang lalaki o babae na matagpuan niya roong kaanib sa daan ng Panginoon. Dito po inilarawan ni Lucas ang pagkamuhi po ni Saul sa mga Kristiyano. Noong namatay po si Esteban, ang akala po niya ay matitigil na ang kahibangan po ng mga Kristiyano o yung pong mga followers of the way. Pero kabaligtaran po ang nangyari instead of destroying the church. Ano pong nangyari? Paul's effort sent the gospel farther and faster. Mas napabilis daw po ang paglaganap ng ebanghelyo ni Jesus. Basahin po natin muli. Nang malapit na si Saulo sa lungsod ng Damascus. So ang ilang mga Kristiyano pong tumakas sa Jerusalem ay nakahanap po ng kanlungan sa disyerto, sa mga disyerto na nayon sa silangan at timog ng lungsod. At isa po ang lugar ng Damascus sa kanilang pinuntahan. Kaya po ulit, basahin po natin. Nang malapit na po si Saulo sa lungsod ng Damascus, bigla siyang napalibutan ng nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Mabilis po ang mga pangyayari at hindi po nila ito inaasahan. At sa sobrang liwanag daw po, noong oras na yon ay tinalo pa daw po nito ang sikat ng araw.
Ayon po sa kwento ni Saulo, ang pangyayari pong ito ay naganap bandang tanghali. Kaya, talata 4, natumba siya, or natumba daw po si Saulo. At may narinig siyang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Basahin lang po natin sa wikang Ingles. Saul, Saul, why are you working so hard against me? From the NLT po, Saul, Saul, why are you persecuting me? From the Voice version, Saul, Saul, why are you attacking me? At from the Message version po, Saul, Saul, why are you out to get me? Saul suddenly found himself po on the ground. Yung kanya pong pagkakatumba. Hindi daw po siya nahilo, hindi daw po siya nagkaroon ng heat stroke at lalong hindi po siya nagkaroon ng epileptic seizure. Ang pangyayari pong ito ay ang personal na pagtatagpo po ni Jesus at ni Pablo. Basahin po natin talata 5. Sumagot si Saulo, sino po ba kayo? Sinagot siya ng tinig, ako si Jesus na iyong inuusig. I am Jesus, the one you are persecuting. And from the Voice version po, I am Jesus, the one you're hunting down. At gustong-gusto ko po itong translation na to from the NLV. I am Jesus, the one whom you are working against. You hurt yourself by trying to hurt me. Ang akala po ni Pablo ay pinagsisilbihan po niya ang Diyos. When in reality po, he had been persecuting the Messiah. Tayo po ay magpatuloy. Talata 6 po. Sabi po ni Jesus, tumayo ka at pumunta sa lungsod at doon ay may magsasabi sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Hindi makapagsalita ang mga kasama ni Saulo. Nakatayo lang sila na natigilan. Nakarinig sila ng boses pero wala silang nakita. Tumayo si Saulo pero pagmulat niya ay hindi na siya makakita. Siya po ay nabulag. Kaya inakay na lang siya ng mga kasama niya hanggang sa Damascus. 3 araw siyang hindi nakakita at hindi siya kumain o uminom. At sa mga panahon pong ito, sa loob po ng 3 araw ay ginugol po niya ang pakikipag-ugnayan o pakikipag-usap po sa Panginoon. Kumbaga, he was processing everything po that happened to him. Muli lang po akong magtatanong sa atin. Sa kabanatang ito po ng buhay ni Pablo, paano ka kinakaugnay? Ulitin ko po. Sa kabanatang ito ng buhay ni Pablo, paano ka kinakaugnay? O how does this part of Paul's story speak to my life today? 3 bagay lang po ang nais kong iwan sa atin. 3P po, 3 letrang P na may kinalaman po sa engkwentro po ni Pablo kay Jesus o yung pagtatagpo po ni Pablo at ni Jesus. Ang unang P po ay Panginoon. Sa karanasang ito ni Pablo ay nakilala niya na mapagmahal ang Panginoon, ang kanyang mahal na manlilikha. In this encounter po, Paul discovered his loving Creator. Allow me to quote Warren Wiersbe, sabi po niya, Paul's salvation is certainly a great encouragement to any lost sinner. For if the chief of sinners, o yung pinaka makasalanan daw po sa lahat, could be saved, surely anybody can be saved. Napagtanto po ni Pablo na siya ay isang tunay na makasalanan na nangangailangan ng isang personal na tagapagligtas. He became aware that God is the great redeemer even of his enemies. Alam po ito ni Pablo dahil dati po niyang kaaway si Jesus o dati po niyang inuusig. Jesus chose Paul long before Paul chose Jesus. O bago pa man po pinili ni Pablo si Jesus ay una na pong pinili ni Jesus si Pablo. Nagpakita ako sa iyo sapagkat itinalaga kitang maging lingkod, sabi po ng kasulatan, at maging saksi sa mga nakita mo sa akin at sa mga ipapakita ko pa sa iyo. In English translation po, I have chosen Saul for an important work. I've handpicked you. Kaya, God encounters await the broken, ang mga taong basag po.
who realize how messed up we are and how corrupted our motives are. God encounters happen po in our brokenness and weakness. At ito po ang nangyari kay Pablo. Naranasan po niya ang walang humpay na pag-ibig at pagmamahal po ni Panginoong Jesus. Pangalawang P po na nais ko pong iwan po sa atin, panawagan. Kung ang una po ay Panginoon, ang pangalawa po ay panawagan. Sa karanasang ito po ni Pablo ay kanya pong natuklasan ang kanyang totoong panawagan. Basahin po natin mga Gawa, Kabanata 22, talata 10. This is Paul speaking po. Ano po ang gagawin ko, Panginoon? At tumugon ng Panginoon, tumayo ka at pumunta sa Damasco. Sasabihin sa iyo roon ang lahat ng itinakda na dapat mong gawin. In this encounter po, Paul discovered his true calling. Acts chapter 9 verse 6 po sa wikang Ingles from the NLV or New Life Version. Saul was shaken and surprised. Then he said, "What do you want me to do, Lord?" The Lord said to him, "Get up. Go into the city and you will be told what to do." Again, pahintulutan niyo po akong basahin ito sa wikang Ingles, Acts chapter 26, verses 16 to 18 from the Message Version. Sabi po ni Jesus, "I have a job for you. Meron akong trabaho para sa iyo, Pablo. I've handpicked you to be a servant and witness to what's happened today and to what I am going to show you. I'm sending you off to open the eyes of the outsiders so they can see the difference between dark and light and choose light. See the difference between Satan and God and choose God. I'm sending you off to present my offer of sins forgiven and a place in the family, inviting them into the company of those who begin real living by believing in me." After Paul's conversion po, after he encountered po the Lord, he asked the Lord, "What shall I do? Ano po ang gagawin ko, Panginoon?" And I dare to say this po, kapag naging Christian ka o kapag naging Kristiyano ka, kapag naging mananampalataya po tayo, ang next step po talaga, Lord, paano kita mapapagsilbihan? Kasi loving God, madali lang po yan kapag mag-isa po tayo. Pero loving God must be translated to loving other people. Hindi po pwedeng si Lord lang ang mahal po natin. That's why the Lord instructed Paul po to still go to Damascus even though he was blinded. Kahit nabulag po si Pablo, ay sinabi po ni Jesus sa kanya na magpatuloy po sa lakbayin sa Damascus. Bakit po? Kasi sa Damascus po may movement. Sa Damascus po ay merong paggalaw, meron pong mga ganap doon. Nandoon po ang mga Kristiyano, they are spreading chismis. Hindi po, joke lang po. They are actually spreading the good news of Jesus Christ. Movement po are not created by individuals. We have to come together. Kailangan po tayong magsama-sama. Yung encounter mo at encounter ko at encounter po nating lahat, let's put them all together. Let's create a movement. Let's create beautiful God stories. Pagsama-samahin po natin yung kwento po ng Panginoon sa ating buhay. Kaya ito pong sabi po ni Adam Hamilton from his book The Call, The Life and Message of the Apostle Paul. Sabi po dito, "It could reasonably be argued that no other human apart from Jesus himself has had a greater impact on the world than Paul of Tarsus. His theological reflections on the meaning of Jesus' life, death and resurrection have had a profound impact upon every branch of the Christian faith. His missionary journeys took the gospel across the Roman world." Naipalaganap po ito, hindi lang po sa Jerusalem. "He mentored many second generation Christian leaders." Sino po ang mga ito? To name a few, si Timoteo po, si Titus, iilan lang po sila. 13 of the New Testament's 27 books are attributed to him.
And one half of the Acts of the Apostles is devoted to telling his story. Today, one-third of the world's population look to his writings for inspiration, spiritual direction, and ethical guidance, more than follow the teachings of Muhammad, the Buddha, and Confucius combined. Paul was a movement builder. He heard God's call and responded. Kapag binalikan po natin muli ang buhay po ni Pablo, maalalaman po natin na ang kanya pong nakaraan ay sobrang dilim. Madami po siyang nagawang kasalanan and he should be disqualified by God's calling. But our loving Father said, basahin po natin Acts chapter 26 verse 16, "I have a job for you, Paul, despite of your past. Meron akong trabaho na ikaw lamang ang makakagawa. I've handpicked you to be a servant and witness to what's happened today and to what I am going to show you." 1 Timothy chapter 1 verses 13 and following from the Message version po. This is Paul speaking. "I'm so grateful to Christ Jesus for making me adequate or acceptable daw po to do this work. He went out on a limb, you know, entrusting me with this ministry. The only credentials I brought to it were violence and witch hunts and arrogance. But I was treated mercifully because I didn't know what I was doing, didn't know who I was doing it against. Grace mixed with faith and love poured over me and into me, and all because of Jesus." Here's a word you can take to heart and depend on. Ito po, sabi po ni Pablo, ito ang gusto kong sabihin sa inyo. Ito ay inyong mapapagkatiwalaan. Jesus came into the world to save sinners upang iligtas daw po ang mga makasalanan. I'm proof. Ako ay isang katibayan. Public sinner number one. Of someone who could never have made it apart from sheer mercy. And now he shows me off. Evidence of his endless patience, and to those who are right on the edge of trusting him forever. Kaya ano man po ang ating nakaraan, gaano man po ito kadilim, gaano man po ito kapangit, rest assured po na gagamitin po ito ng Diyos. I will never forget po ang sinabi po sa akin ni Pastor Gina or ni GBA po. When I was doubting my call sa mga panahon po na ako po ay pinanghihinaan din po ng loob, sinabi po niya sa akin, "Bea, your greatest qualification is that you're disqualified." At gusto ko lang din pong sabihin sa inyo, your greatest qualification is you are not qualified. Ulitin ko po, your greatest qualification is you are not qualified. Si Liza Turkers po, sabi po niya, "God uses our experiences to equip us for our calling. God doesn't waste our experiences in life. I know in my own life, God has been able to weave everything together to form a beautiful tapestry of good experiences, bad experiences, hurtful things, joyous things, professional jobs, ministry jobs, and everything else, to prepare me for the work He is in the process of revealing to me." Kagaya po ni Pablo, yesterday he was persecuting the Christians. Today he was pursuing them, proclaiming that Jesus is alive, that Jesus set him free. Gusto ko lang pong ibahagi itong napakagandang tula po na isinulat ni Christina M. DiCarlo. We were talking about our past. We were talking about our pains, our shame. Or maaari po nating sabihin, ito po yung ating mga sugat. At si Christina M. DiCarlo, meron po siyang isinulat na tula na ang pamagat ay "Every scar has a story." Basahin po natin. "Every scar has a story. What will mine tell? What will come of this when I'm better, when I'm well? I want my scar to tell of how I've overcome, of how I made it through, of where I have come from. I want my scar to whisper about the pain I face,
about this very hard time, about the marathon I race. But mostly, I want my scar to speak of something greater. I want it to shout about my living Creator. Let my scar be evidence that there is a loving God who fought my scary battles and whose wings I soared. Let my scar proclaim that all things work for good, that by myself I couldn't, but with my God I could. Let them take a look, let them peek and see. My scar shows God is great. It points to Him, not me. Don't let your scars po, your past, your shame, your pain stop you po from embracing your calling. Yung panawagan po na binigay sa iyo ng Panginoon, ipaglaban mo ito. Kahit madami kang palpak, kahit pangit po ang iyong nakaraan, embrace it. Tumugon po tayo sa panawagan po na binigay po sa atin ng Diyos. It's time to move forward, friends. God uses the broken to showcase His beauty. At kung dahil sa nakaraan mo, madaming nangungutya sa iyo, or pinag-uusapan ka mga tao na patuloy kang sinisira, one thing I've learned po is to pray for those who persecute me. Let the Lord defend you. Kaya nga po naisulat din po ni Pablo, Romans 12, silence is power po. Let the Lord be your defender. Hindi mo kailangan gumante. Never, never, ever retaliate. Kahit gusto mo nang gumante or magsalita, there is power po in silence. It is better po to be kind than to be right. Masarap po sa dibdib, masarap po sa puso. Your time will come. Sumbong mo lang po sila kay Lord. Let us fight our battles po on our knees. Kaya gustong-gusto ko po itong sinabi po ni Dr. Nicole Lepera. Sabi po niya, first thing every morning, unang dapat daw pong gawin pagkagising, huminga ka ng malalim, take a deep breath, and remember who you are. Do it again during the day each time you forget. Who are you? Sino ka? You are a child of God. You are loved. You are chosen. You are handpicked. You are redeemed. You are forgiven. So yun po ang ating pangalawang P. Ang pagtugon po ni Pablo sa panawagan na binigay po ni Jesus sa kanya. At ang pangatlong P po, pamayanan. Sa karanasang ito, natuklasan ni Pablo ang isang mapagpatawad na pamayanan. In this encounter po, Paul discovered a forgiving and gracious community. Basahin po natin mga Gawa, Kabanata, Siyam, Talata 10. Sa Damasco ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag po siya ng Panginoon. Sabi po niya, ano po iyon? Sinabi ng Panginoon, pumunta ka sa kalyeng tinatawag na Tuwid. Sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga Tarso na ang pangalay Saulo. Siya'y nananalangin ngayon. Sa isang pangitain, nakita kanyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang siya'y makakitang muli. Dito po sumagot po si Ananias. Panginoon, marami na akong nabalitaan tungkol sa taong ito. Panginoon, marami akong chismis na narinig tungkol kay Saulo. Ito daw isang masamang tao at ang kanyang mga kasamaang ginawa. Di ba po? Mahilig po tayo sa chismis. Pagpapatuloy po, sabi po ni Ananias, at naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihan galing sa mga punong pari ng mga Hudyo upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Sa madaling salita po, natatakot po si Ananias na puntahan po si Saulo o si Pablo. Dahil alam po niya kung bakit po pumunta si Saulo sa Damascus. Yun po yung una po niyang misyon. Dapat po ay kanya pong dadakipin lahat po ng mananampalataya ni Jesus. Pero nung nakatagpo po niya si Jesus, ay nabago po ang panawagan na ibinigay sa kanya. Ang kagandahan po kay Ananias, siya pa rin po ay sumunod. Sabi po ni Jesus, pumunta ka roon sapagkat siya ay pinili ko upang ipakilala ang aking
pangalan sa mga hentil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Ipapakita ko sa kanya ang lahat na dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. I like the English translation po. Sabi po ni Jesus, I will show him, or ano po, this is Jesus speaking po to Ananias and pertaining to Paul. I will show him how much he must suffer for my name. The work entrusted to Paul daw po will never be easy because there is no story in easy. And the work entrusted po to you and to me, whatever it may be, kung ano man po ito, rest assured po, it will never be easy as well. Kapag tumugon po tayo sa ating panawagan, hindi po ito magiging madali. Ngunit, may mga ipapadala po ang Diyos ng mga tao parang tulungan po tayo. At yun po ang nangyari po kay Saulo at Ananias o kay Pablo at Ananias. Sa talata 17 po, pumunta nga si Ananias sa naturang bahay at pumasok dito. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay kay Saulo at sinabi niya, kapatid na Saulo, pinapunta ako rito ng Panginoong Jesus na nagpakita sa iyo sa daan upang ikaw ay muling makakita. At dito po, when Ananias greeted Saul as brother Saul, dito daw po pinakita ni Ananias na wala siyang pag-aalinlangan na niyayakap po niya si Pablo bilang isang tunay na kapatid po sa pananampalataya o bilang isang katrabaho po sa layunin ni Kristo. Sabi po ni Adam Hamilton from his book The Call, with the courageous help of Ananias, a disciple of Jesus in Damascus, Paul embraced the one whose voice he had heard. Paul began to eat, he was baptized, and his eyes were opened literally and spiritually. Sabi naman po ni Charles Swindoll, immediately after Saul's encounter with Christ, the Lord sent a mature believer to minister to him. Ananias became his friend, advocate, and guide. Paul had questions, Ananias offered answers. Paul needed the companionship of someone who had experienced this transformation. Ananias became his first Christian companion. Again, kapag meron pong trabahong ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, hindi po niya tayo pababayaan. Sabi po muli ni Charles Swindoll, Ananias didn't shoulder this burden alone. He quickly introduced Saul to the community of believers in Damascus. They in turn helped Paul determine what he should do next. They supported his convictions, they protected him from his enemies, and they nurtured his growth as a believer. The church helped Saul to begin to rewrite his theology now that he had met the Messiah. At napakagandang kwento po ito. Napakaganda po dito dahil si Pablo po ay nabigyan ng clean slate. He was given po a fresh start. Madalas po nating marinig that church is not a courtroom. The church is a hospital. And village, Pinakel Village. Sana po maging kanlungan tayo, a place of refuge para po sa mga taong sugatan. Para po sa mga taong may malalalim na karanasan. Para po sa mga tao na kagaya po nila Mateo, kagaya po ni Pedro, ni Maria Magdalena, at para po sa mga tao na kagaya ni Pablo. Allow me to quote Warren Wiersbe, sabi po niya, Paul discovered that they were loving people, yung mga tao po na kanya pong inuusig, undeserving of the persecution he had inflicted on them, and that they knew the truth of God's word, and only wanted to share it with others. Kaya po, Paul experienced a forgiving community of believers. And as we end po, I would like to share this song, Mercy, by Elevation Worship and Maverick City Music. Basahin ko lang po part of the lyrics. I'm living proof of what the mercy of God can do. If you knew me then, you'd believe me now. He turned my whole life upside down, took the old and he made it new.
That's just what the mercy of God can do. Now I'm alive to tell the story how I've overcome in His goodness and mercy and the power of His blood. I'm so glad that my freedom wasn't based on what I've done, the goodness and mercy and the power of the blood. Pakinggan po natin ito. If you knew me then, you'd believe me now. He turned my whole life upside down. Took the old and He made me new. That's just what the mercy of God can do. Now I'm alive to tell the story. Was the cross meant for me? That my
Paul's encounter with Jesus po is a story of bringing people from a place of religion to relationship, from a place po of self-righteousness to dependence of God's love and mercy. Jesus redeemed us po to express himself through us. Basahin po natin Titus chapter 3 verses 4 to 5 from the New Living Translation. But when God our Savior revealed His kindness and love, He saved us. Underline po, sa lungguhitan po natin, not because of the righteous thing we had done, but because of His mercy. He washed away our sins, ang ating pong mga kasalanan, giving us a new birth and new life through the Holy Spirit. Sa karanasan pong ito ni Pablo, sa pakikitagpo po niya kay Jesus o pagkakatagpo po niya kay Jesus, sana po ay huwag nating makalimutan ang tatlong P's. Huwag po nating makalimutan ang ating mapagmahal na Panginoon, ang pagyakap po natin sa ating panawagan, ang pagtugon po dito. Let us be movement builders. Let's have a missional heart. At huwag po nating kakalimutan na sa lakbaying ito, gaano man po kahirap, kasama po natin ang isang mapagpatawad na pamayanan. You have a village with you that you can always depend on. Tayo po ay magtatapos sa isang panalangin. Panginoon, patuloy po kaming nagpupuri at nagpapasalamat. Salamat po aming Ama sa aming serya na God Encounters. Salamat po sa mga tauhan na ipinakilala niyo po sa amin for reminding us, Lord Father God, of their encounters with you. Panginoon, tulad nga lang po ng mga karakter na ito, kami po ay nangangailangan ng isang personal na tagapagligtas. Salamat, Panginoon, na muli niyo pong ipinapakilala sa amin ang iyong sarili. Panginoon, indeed, our encounter with you is not just a one-time encounter, aming Ama, bagkus ito po ay isang bagay na nais po naming maranasan ng paulit-ulit. Maraming salamat po sa buhay ni Pablo, sa paalala po na ibinigay po ninyo sa amin sa araw na ito, na pinaalala nyo sa amin, O Diyos, na kayo po ang Panginoon na mapagmahal, that you are the God who is loving, the God who keeps no record of wrongs, the God who is gracious, aming Ama. Salamat, Lord Father God, for reminding us of our calling na kayo po ang tumawag sa amin. Salamat sa paalala po na kailangan kaming tumugon, na kung ano man po ang aming nararanasan, gaano man po kapangit ang aming nakaraan, tulungan niyo po kami na sa inyo lang tumingin at yakapin po ang panawagan na ibinigay niyo po para sa bawat isa sa amin. At Panginoon, patuloy po kami nagpapasalamat sa aming village. We thank you, Lord Father God, for giving us a gracious community, a forgiving and loving community. Panginoon, patuloy pong itinataas ang pamayanang ito sa inyo. Hindi po kami perpekto, but dahil po sa pagmamahal na ibinibigay po ninyo sa amin, tulungan niyo po kami na patuloy pong magmahalan. Allow us to be patient with one another. Allow us to be compassionate with one another. Muli pong hinihiling ang inyo pong pagpatnubay po sa bawat isa, sa bawat pamilya, aming Amang Banal. Panginoon, itinaalala po ang yaong may mga sakit, patuloy po silang itinataas sa inyo. Ang mga namatayan, aming Amang Banal, patuloy po silang ipinapanalangin. Kayo nga po ang magbigay, aming Ama ng kapayapaan sa kanilang puso at kagalakan, Panginoon, sa oras po ng pagluluksa. Salamat po aming Amang Banal sa seryeng God Encounters, sa aming pong pagtatapos, daladala po namin ang aral ng pag-ibig. Inaalala po namin ang pakikipagtagpo nyo rin po sa amin, O Diyos, at patuloy po kaming nananalangin aming Amang Banal na hindi nga lang po ito isang beses, kundi paulit-ulit po na pakikipagtagpo sa inyo. Patuloy nyo pong basagin ang aming mga puso, patuloy pong hahanapin ang inyong mukha.
Maraming marami pong salamat muli, Panginoon, sa pagmamahal po na ibinigay niyo po sa amin. Salamat, Panginoon, na kami po ay inyong pinili. Salamat, Lord Father God, that you have chosen us. Salamat that you have redeemed us. Salamat that you have forgiven us. And salamat, Lord Father God, na kami po ay inyong mga anak. Muli, Panginoon, itinataas po sa inyo our local village. Salamat po sa buhay na aming mga pastor. Patuloy po kayong sinasamba. Patuloy po kayong pinapupurihan ang lahat pong ito. Amin pong itinataas ang ngalan po ni Jesus na inyong anak. Amen at Amen.